Si Aurora, ang ating native pig, ay malapit ng manganak at ang nakaschedule na panganganak niya ay November 20. Magandang araw po. Itong si Aurora ay nilipat na natin ngayon dito sa paanakan at inalis na natin yung si Geraldine at si Donna dahil nanganak noon noong October 24. So ngayon, itong dalawa na to, si Donna at si Geraldine, inalis na natin sa paanakan at si Aurora naman ang ating nilagay. So ang schedule ng kanyang panganganak ay ngayong November 20. At kaya bagong ipa, bagong linis, bagong spray na disinfect na itong kulungan na to. So ngayon, na-expect natin manganganak si Aurora November 20. So ngayon, November 18, yan ang expect natin ngayon na manganganak nitong November 20. Itong si Geraldine, ito, tsaka si Aurora, si Donna, yan na nilipat na natin dito sa ranging area kasama yung mga anak nila, bali 10 sila. Ito'y pababayaan na natin dito sa kanilang ranging area para medyo lumakas na ang mga pangangatawan ng mga biik. So malakas naman ang pangangatawan nila at ito para masanay na sa ranging area, palakihing area na to. At mga ilang araw pa, iwawalay na natin itong mga big na to dahil noong October 24, doon sila na isilang. So ilang araw na lang at iwawalay na natin sila. Yan ang ating gagawin ngayon. At ang ranging area nila, kung mapapansin ninyo, ito, tuloy-tuloy pa rin yung ating pausok. Dito yung mga inahin natin. Ayan, bagong ano naman to. Umuusok po yan. May baga sa loob. Ayan, ang ranging area ng ating inahin. So, walang kaamoy-amoy. Yung dumi, sinasalok at nilalagay dito sa umuusok. Kamukha nito yung abo, kung mapapansin niyo, yan ay deodorizer, disinfectant at nako-control yung pagdami ng mikrobyo. Ayan, umuusok dito sa loob, ayan din, at umuusok din doon sa labas. So yung lamok, wala. So ganyan po ang ginagawa natin dito sa ating maliit na babuyan. Ito naman, itong si Junior Borean, may kasamang dalawang inahin. Baka nakastaan na yung isa. At ito yung inahin natin, si Tora, si Tisay. So ayan ang mga biyek nila, mga ilang araw pa tuwawalay na natin. Ang leleksyon nila. 2 times na tayong nag-inject ng iron at nakapag-inject na rin tayo ng vitamin B complex para sa mga big. Ayan, oh. So baka mamimili tayo rito. Gagawin rin nating inahin dahil ito'y upgraded na. Kaya mas malaki ang bulas kesa doon sa pure native. So ang advice kasi sa akin ni ka-farmer,
mas maganda yung upgraded native para mas mabilis ang paglaki. Ayan na, dinadakot yung lahat ng dumi at nilalagay natin dito sa umuusok. O, tingnan mo to, ang cute. O, malakas, ang bilis. Lumaki ng mga to. So, hindi siguro aabutin ng December ito dahil alanganin ng laki. Pero pag pinwersa natin, sabi nga ni ka-farmer, kung merong mag-feeds ka, commercial feeds, lalo na yung Denka feeds, mas mabilis ang paglaki. So tayo hindi nakakita ng Denka feeds, hindi na raw yata nag-produce ng marami yung Denka feeds, personal consumption na lang yung ginagawa nila, yung pinoproduce, kaya hindi tayo nakakuha na nakakita dito sa Pampanga. Ayan po ang ating update sa araw na to. So ilang araw lang manganganak na si Aurora. Laylay na yung suso at saka yung bulba niya. Laylay na ngayon. Pinapakain na lang natin ng madre de agua. Oh, nakayuko na. Oh. Laylay na yung suso ni Tamad. Malaki po itong inahin na ito. Hindi ko so kataklay na lalaki ng ganito. Nung kinuha ko ito, mga 5 to 6 kilos lang. Ang liliit. Ngayon malaki na tong si ano, malaki na si Aurora. Pang sakali man pang apat na parity na to. Halos sa may kit dalawang taon na sa akin tong mga inahin na to. Nag-umpisa po tayo sa talo lang. So ngayon dahil na nasubukan ko na maganda yung pag-aalaga ng native at may kita rin, so ngayon magpaparami na tayo. Huwag muna tayong magbenta ng mga babae, so gagawin nating mamimili tayo at gagawin nating inahin. Okay po, maraming salamat po at happy farming po sa inyong lahat.